Hello mga amigo. Good afternoon sa lahat. Kung napapansin natin, ang background natin is a basketball court. Ngayon it's Sunday, walang pasok. Kaya libangan namin dito bilang isang OFW, naglalaro kami ng basketball kasi patapos na yung winter. Pa-summer na kaya medyo hindi na malamig. Kaya naglalaro kami ngayon. Bago ang lahat, ito pala si Rony and I'm yours, amigong Bisaya Black. Yun nga no, ang topic na pag-uusapan natin ngayon, yung may share ko sa inyo based sa aking experience na andyan pa ako sa Pilipinas bago ako makapunta dito sa South Korea. Maraming nagtanong sa akin, nag-request na iba-vlog ko daw ito. So ito na ang request niyo, sana panoorin niyo hanggang dulo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click mo ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Kung napapansin nyo, yung title natin ngayon is makakapag-Korea ba ang overweight o yung sobrang timbang. Alam nyo guys, ako nasa Pilipinas ako is 92.5 kilos ako. Wow, ganun ako kabigat. Pero bakit nakapag-Korea ako? Kasi yung haka-haka o yung sabi nila na pag sobrang bigat daw is mahirapan, lalong-lalo na sa medical. May share ko lang sa inyo sa aking experience. No height limit, no weight limit ang Korea. Pagdating sa mga workers na pinipili nila, as long as maipasa mo yung EPS guilty exam, yun lang talaga importante guys. At siyempre, maipasa mo yung medical exam. Noon, nasa Pilipinas pa lang ako, sa Jinsan, my home place, my hometown. Kinakabahan ako noon kasi sabi nila hindi daw makakapag-Korea yung mga matataba. Lalong-lalo na ako, malakas ako kumain, overweight, mabigat yung timbang ko. Pero siyempre kahit anong diet natin, may time talaga na lalakas tayo kumain. Pero hindi po kaya importante talaga yung health. At sa mabuting palad naman is pinalad ako, nakapasa ako sa exam. Kaya ngayon nandito na ako sa South Korea. Si mga Korean citizen guys, hindi naman sila nagbabase kung malaki ka o maliit o ano man. Basta importante is physically fit ka. Yun na talaga importante. Inuulit ko po, marami po mga matataba, mga overweight dito sa South Korea. Pero nakapunta pa rin sila dito. Meron nga ako nakilala, sobrang tangkad at sobrang laki, 120 kilos, malaki pa sa akin. Pero nakapunta pa rin sila sa South Korea. Kaya yung mga kagaya ko dyan na mga matataba, malalaki ang tiyan, mapasa kayo sa exam at sa medical. Pag once na physically fit yung result ng medical exam nyo, welcome to Korea. Pero masasabi ko lang, kung dyan pa lang kayo sa Pilipinas, mas matindi talaga kung ngayon pa lang mag-exercise na kayo, magbabawas na kayo ng timbang. Kasi may mga Koreano din na mga ayaw nila ng mga masyadong mabigat. Kaya ako noon, kahit anong gawin ko, huli na yung party, huli na yung time na mag-diet. So, naswertihan pa rin nga andito ako. Kaya dito kami ngayon, nag-exercise. Yun, naglalaro kami ng basketball. Ang masasabi ko lang guys, mas mabuti talaga kung nasa Pilipinas pa lang kayo, ngayon pa lang, mag-exercise na kayo, magbawas ng timbang kung maaari. Kasi mas maganda talaga yung physically fit talaga tayo. Ayun lamang guys, salamat sa panonood, keep watching, paki-like and share itong video. Salamat!